tinawag siyang Empanada de Kaliskis because of the layers, yung mga layer-layer niya na parang kaliskis ng isda. Ayan, makikita naman natin doon sa visual, no? Visually, makikita natin doon sa skin ng ating empanada. Pag kinagat mo yung empanada de kaliskis, of course, mapifeel mo yung flakiness niya. Medyo messy nga lang, malalaglaglaglag sa damit mo or sa lamesa yung mga mumunong layers of ano ng bread ng ating kaliskis sa empanada. And then, yung palaman niya, syempre, pagka hindi ka sanay sa mainit, medyo mailuluwa mo pa yan. Pero, mas maganda na yung medyo full load yung ating palaman sa Empanada de Kaliskis. Short history of Empanada de Kaliskis, it was started in Malolos, Bulacan by the two sisters. Way back 1820, sila yung nagpapakain sa mga Spaniards nung araw at saka sa mga kilalang mga tao sa lugar nila. Nabuo nila ito and then medyo naging popular doon sa lugar nila, sa Malolos. Actually, until now, alam ko meron pa silang tindahan doon sa Malolos, Bulacan, nitong Empanada de Kaliskis. And then, transfer, marami nang gumaya, and then iba-iba na yung version ng kanilang Empanada de Kaliskis. Pero yung original nito is talagang makikita mo, ginawa, handmade. At saka makikita mo yung layers of richness ng kanyang empanada de kaliskis. Of course, ibang empanada, ang ginamit kasi sa ibang mga empanada is the short crust na tinatawag. It is a pastry dough or pastry crust. Pali, ang proseso nito is nirarab yung butter at saka yung flour together with the salt and the sugar. Then sprinkle it with water. So, ang tawag doon is short crust para sa empanada. Or they call it pastry dough. So, yung version ng empanada na pastry dough is simply like magkikreate din ng layers it because of the fats na nirab natin and then clean natin and prinoses. Pero dito sa Empanada de Kaliskis, ang kaibahan nito is totally different dun sa nakasanayan natin because we have the flour dough, meron tayong oil dough, and then pinag-combine yan to create layers of layers ng ating crust. And then ito yung nagbibigay crunchiness sa ating produkto na Empanada de Kaliskis. Napakadali lang nitong gawin. Hindi mo kailangan gamitan ng makina. Panoorin nyo na lang yung video para at least makita nyo kung gaano kadali ang paggawa nitong Empanada de Kaliskis. Ang importanteng tandaan natin sa paggawa nito is yung observance natin sa mga resting period, yung mga pahinga. Dahil dyan, sa mga pahinga na yan, makukumpleto natin at maibibigay natin yung detalye na gusto natin para dun sa Empanada de Kaliskis. Okay? Kasi this is a flour-based product. So alam nyo naman yung flour-based product, pagka hindi ka marunong mag-manage yan, hindi ka marunong maghintay, kumukunat or nagiging tough yung dough natin. But this one, I have created this product. Hindi natin masyadong inilayo sa quality ng hinahanap natin. So, pag brinake natin to, ayan, may kita nyo, napaka pino at napaka nipis ng ating pabalat dun sa Empanada de Kaliskis. And that reveals the flakiness and the layers of our product. Ang sarap. Tara, gumawa na tayo ng Empanada de Kaliskis. Dito lang yan sa the Bailiwick Academy.